Hello mga kabro negosyo, ako po si Wilji at welcome po dito sa aming Bro Negosyo Channel. Alam nyo mga kabro negosyo, maswerte po tayo sa araw na ito dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na makipagkwentuhan, makipaghuntahan at makipagbiruan kay Ma'am Novi Ramos. Ang napakabait, napaka-accommodating at syempre napakagandang operations manager ng pet shop ni Roy. Ang isa sa pinaka-successful pet shop chain dito sa lalawigan ng Cavite. So kung isa kang pet shop lover, shout out sa iyo. So shout out sa mga pet shop lover ng lalawigan ng Cavite. Pero kung first time pa lang po kayo mapadaan dito sa Bro Negosyo Channel, we are inviting you to subscribe. And don't forget to click that bell para ma-notify kayo every time na meron tayong bagong mga episodes na ipapublish dito sa aming Bro Negosyo Channel. So hindi ko na kayo patatagalin pa. Tara, makipaghuntahan na tayo kay Ma'am Novi dito sa ating episode na pinamagatang sa Pet Shop ni Roy, ang inyong mga pets, siguradong mag-i-enjoy. Morning, good morning po ulit. So dito tayo ngayon sa Pet Shop ni Roy sa Silang, Cavite Brands. So, interviewin natin ngayon yung kanilang manager para una malaman natin yung kanilang success story. Tapos pangalawa, syempre malaman natin kung ano yung mga inu-offer nila dito ng iba't ibang produkto. Kasi maaaring marami dito ang naghahanap ng mga produkto nila, pero hindi nila alam na available pala dito sa pet shop ni Roy. So, unang-una, matagal na ba kayo dito? Sa pet shop ni Roy? Actually, sir, I've been here for about 2 years. Wow! 2 years? Every branch ba? Iba-iba yung parang pinaka-manager mo? Hindi po. Actually, meron po kami mga branch heads po sa iba't ibang branch heads po natin. And meron din po tayo sa Korean which is siya po yung umiikot po dun sa mga branches natin para ma-sure po na okay po yung mga stocks natin. And kumpleto po yung stocks natin sa pet shop nila. Meron na po kami yung 5 branches po, which is meron tayo sa GMA branch, Dasma branch, Kakmaku branch, and Silang branch. All in Cavite. Yes, po, all in Cavite. Ano oras kayo nag-open? So, ang open po namin is 8 o'clock up to 6 p.m. Up to 6 p.m. All branches, pare-parehas? Yes po, pare-parehas po tayo nag-open. With break time ba yan? So, ang break time po natin is, ang GMA branch po natin, nagbe-break time po sila ng 1 o'clock to 2 p.m. Tapos ang bulihan branch naman po natin is 12 o'clock to 1 o'clock po. Sunday naman, close tayo and day off po natin po yun. Wow! Pang live life, pang love life. Ano yung mga items ninyo? Kasi nakita ko may mga non-food, may mga food. Medicine ba yan? Yes po, kompleto po tayo. Dito po sa area na to serve, section na to is yung mga dry food po natin. Cat food and dog food area po natin. So meron din po tayo mga shampoo dito sa area na to. Kala ko Brother Daryl, ano yun? Kala ko arena. Yan. Pagkain ng aso. Yes po, pagkain po ng aso at pagkain po ng pusa. Binibigay lang po namin sa mga pets po namin. It's more on medicine lang po. So walang antibiotic? Yes po. Antibiotic. Kung meron naman po reseta, why not? Pwede po namin bigyan. Okay. Kasi parang nagkwento dati ni nung may-ari ng brother, ni Brother Roy na may soft touch siya sa animal na marunong din siya manggamot, ang hayop, di ba? Yes. Pero hindi siya nagbebenta mismo ng mga antibiotic. Siguro mas maganda ay pakilala mo rin yung mga kasama mo rin. Yung kagaya ni Kuya na nagtitimbang. Ito po si Roy. Kaway ka ba? Siya po ang lesser sa aking area po natin. Siya yung kaperahan. Yes po. Mamaya lang. Ingat yaman. Siya po ang ating sales representative po ng Silang Branch. Ang ating po assistant po, our pet caretaker po ng Silang Branch. Naalala ko na yung aso kong si Lucy. Kasi nung magkasakit
siya. I think nakabrood ako noon pag uwi ko. Datang-datang na siya, hindi na siya magkagala. Dinala ko siya sa veterinary hospital sa Pasig. Ang ginawa lang nila, sinagahin lang nila ng dog food. Ang lumakas, yun lang. Iniwan ko lang siya ng isang araw, tapos pinakain lang nilang pinakain ng ganito. Kinabukasan, malakas na. Meron pet food, meron medicine, meron wet food, meron live animal. And also mga accessories din po. So kung bibili po kayo ng mga pets, or kaya meron din po tayo mga accessories po na para po sa kanila. Saan ang dinidigap ito? Yes po, nag-deliver po kami via Lalamove. So, ibigot po natin sila. Actually, sir, ang CTOP is from the client's bank. Paano kayo kumukuha ng orders na magandang? Meron po tayong Facebook page, sir. Ang page po natin is Pet Shop ni Roy page po. And then, pwede po kayong mag-direct message po doon. So, may sasagot naman po doon, which is yung ating social media. And ita-transfer po ito sa branch para ma-prepare po sa branch yung mga orders po natin. Hanggang saan yung kaya nyong i-reach for online orders? Okay, meron po tayo mga customers through Alfonso, sir, Tagaytay, Amadeo po. Dadalha na rin po natin sila. Washington area, Las Marinas, GMA. Yan po yung mga covers natin na pwede po natin madala kayo. Yes. Basta pala kayo ng pandemic. Okay, yung pandemic po, okay po, continuous pa rin po yung operation po natin ng pandemic kasi siyempre naalala pa rin po ng pet shop ni Roy na mahirap nga po na makakalap ng mga pet foods po, lalong-lalo na po ng pandemic. Eh, nagdumawa na rin po ng paraan si pet shop ni Roy para hindi po mahirapan ang mga client po natin or customers po natin na di-deliver po kami that time po. And then, ang ginawa po namin, nag-gather na po kami ng contacts number para sa mga customers namin para inform po sila na tungkol po doon sa mga items po nila. Medyo nakakatulong din po tayo sa mga online po natin kasi nakakasagot din po tayo sa mga problems ng mga customers natin. So, hindi lang naman po yung concern po natin is makapag-market lang po sa kanila. Pero ang concern pa rin po natin is matulungan po yung mga purchaser po namin, yung mga bumibili po sa amin tungkol po doon sa mga halaga nila. Kapag may problema po, pwede nyo po kaming i-contact or tawagan para matulungan po namin kayo. For that span of 2 years na mag-stay nyo dito, ano yung nakita nyo pagbabago sa pet shop nyo? Actually, ayun sir, nakita namin yung changes. Siyempre, sa mga customers din po natin. Kasi lalo-lalo na po kung bakit tayo nag-open ng mga branches is para po mapalapit po talaga sa kanila. Ang dinadayo po talaga kasi ng mga customers before is yung GMK branch po natin. Kaya naisipan po ng Pet Shop ni Roy na ilapit po ang Pet Shop ni Roy sa mga tao na naghahanap po ng mga pets po. Lalo na po dito sa Silang branch po kasi madami po talaga naghahanap po. At madaming nag-aalaga po dito ng mga hayop, aso, rabbit, dito po sa Silang. Wala bang ahas? Well, meron din po. Meron din. Meron po. Din. Yes po. Meron po nag-aalaga ng ahas po. Tapos ano tawag doon sa maliliit na daga? Pintong main, sir. Ayun. Hindi ba yung pagpapakain niyo doon sa ahas? Yan, yung pagkain talaga, sir. Baka gusto nung invite yung mga taga-Cavite, o hindi taga-Cavite, na tag-ligin yung pet siya meron. Oo, at related siguro niyan, dugtong ko na. Isama mo na siguro yung sagot mo. Bakit, kung ako yung customer, bakit ko pipiliin si pet siya ni Roy? Ang unang-una po natin talagang ginagawa is our customer service. Gusto po namin na ang mga customers po namin ay masatisfied po sila sa tuwing papasok po sila dito po sa branch namin. And also, maibigay po din sa kanila yung pangangailangan po ng mga customers po. At lalong-lalo na po yung mga pets po sa mga pets po nila. So, yun po yung top priority po ni Pet Shop ni Roy po. Kung bakit tatangkilikin at gugustuhin po ng mga customers po namin na bumalik at bumalik po dito kay Pet Shop ni Roy. Saan mo itong halagang ganito? Kinibenta nyo rin ba yan? Nagpapaampun ko yan. Ay, my peace! Okay, sige.
Okay. Iniimbitahan ko po ang lahat po ng mga taga Cavite na pumunta po kayo dito po sa Pet Shop ni Roy, Silang Branch, GMA Branch, Dasma Branch po. Open po kami 8 o'clock to 6 p.m. mula Monday up to Saturday po. So see you, kita-kita po tayo dito. Salamat po! And don't forget, may online sila. So pagka hindi kayo makarating dito in person, pwede kayo mag-order. Yes po. Pwede po kayo mag-order online. Salamat po! Burger! 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 Burger!